Kamusta mga ka-basketball and welcome to Nash Basketball TV. Karaniwan sa mga Pilipino ang mahilig maglaro o manood ng basketball. Kanya-kanya ang ating mga iniidolo. Ang iba, mahilig at sumusubaybay sa mga magagaling at dominant big man gaya nila Junmar Fajardo, Alvin Patrimonio at Danny Ildefonso. Meron naman na mahilig sa mga matatalino at magagaling na point guard gaya nila Robert Jaworski, Johnny Abarrientos at Jimmy Alapag. 3-point shooter naman gaya nila Alan Caidic, James Shiap at Renren Ritualo ang inaabangan ng ibang fans. At syempre, meron din na mahilig sa mga exciting players at ika nga mga nagkakapi sa ere gaya nila Samboy Lim, Cyrus Baguio at ang player na pag-uusapan natin sa video natin ngayon. Ito ay walang iba kung hindi ang tinaguriang aerial voyager ng PBA na si Virgel Meneses. Tara, simulan na natin. Ang 6'3 na si Virgel Meneses na tubong Malolos, Bulacan, na kasalukuyang Yorme ng Bulacan, ay pinanganak noong January 14, 1969. Naglaro ito ng kanyang collegiate basketball sa Jose Rizal College na mas kilala ngayon bilang Jose Rizal University. Sa loob ng 4 na taon na paglalaro sa NCAA, hindi nabuhat ni Meneses ang JRU sa championship. Pero gayunpaman, nakilala si Meneses bilang one of the premier and exciting players sa kanyang stint sa NCAA. Lalong umingay ang pangalan ni Meneses nang sumali at manalo ito sa Philippine Basketball League Slam Dunk Contest. Unang naglaro si Meneses para sa koponan ng RFM Swift Hot Dogs sa Philippine Basketball League. Dito ay nabansagan siya bilang Samboy Lim's successor dahil sa kanyang mga aerial moves at sa malulupit na one-on-one plays. Taong 1989, naglaro siya sa RPU team na lumahok sa ABC Youth Championships na ginanap dito sa Manila na kung saan ay nanalo sila ng bronze medal. Bukod pa dyan, napasama rin siya sa national team na lumaro sa 15th Southeast Asian Games at dito, runner-up naman ang Pilipinas sa Malaysia na ginawa sa kanilang bansa. Muling naglaro si Meneses sa 16th Southeast Asian Games na ginanap dito sa Manila taong 1991 at sa pagkakataong ito, nasungkit na ng Pilipinas ang gold medal. Taong 1992 nang pumasok sa PBA si Meneses at dito nga itinanghal siya bilang top pick ng Presto Ice Cream. Nakasama ng rookie na si Meneses ang mga players gaya nila Arnie Tuadles, Manny Victorino, Chairman of the Board Abby King at ang kanilang superstar na si 1990 Most Valuable Player Alan Caidic. Matapos ang rookie season ni Meneses, nag-average ito ng 17.7 points, 1.6 assists and 2.2 rebounds per game sa loob ng 39 games. Sa ganda ng individual performance ni Meneses, hindi nanalo ng Rookie of the Year Award si Meneses at si Bong Ravena na naglaro noon sa San Miguel ang itinanghal na Rookie of the Year. Hindi man nanalo ng Rookie of the Year Award, napasama naman sa All-Star Team si Meneses at nanalo rin siya sa Slam Dunk Contest. Sa sumunod na taon, 1993, na-disband ng Presto Team at binili ng Santa Lucia Realty Team ang prangkisa nito. Sa Santa Lucia ay nakapaglaro lamang ng isang conference si Meneses at pinangunahan niya ang kanyang team sa third runner-up finish in the All-Filipino Cup. Matapos ang isang conference sa Santa Lucia, nalipat sa Swift Hot Dog si Meneses at dito, lalong nagningning ang kasikatan ni Aerial Voyager. Katuwang ang import na si Ronnie Tompkins, nakuha ni Meneses ang kanyang unang kampyonato sa 1993 Commissioner's Cup. Pagkatapos ng taon, itananghal ng Most Improved Player si Meneses at nag-average ng 16.3 points, 3 assists, 2.7 rebounds per game. Bukod sa Most Improved Player Award, nakapwesto rin si Meneses sa Mythical Second Team. Nakuha ang kanyang second All-Star berth at nanalo ng kanyang second Slam Dunk Trophy. Ganon kagaling si Meneses mga kabasketball, dalawang taon pa lang sa PBA pero napakarami na niyang achievements. Sa sumunod na taon, taong 1994, lalo pang pumutok ang laro ni Meneses at dito niya nakuha ang kanyang kauna-unahang Best Player of the Conference Award at nagawa niya ito sa season-ending Governor's Cup. Dito nga sa Governor's Cup, pumasok sa finals ang Swift Mighty Meaty Hot Dogs pero nabigo sila sa Alaska Milkmen. Kakampi ni Meneses sa Swift, sila Nelson Asaitono, Bonel Balingit, Al Solis at ang kanilang import na si Herb Jones. Samantala, nasa Alaska naman sila Jojo Lastimosa, Johnny Abarrientos, Bong Hawkins at ang legendary import na si Sean Chambers. Nagsunod-sunod naman ang Best Player of the Conference Award ni Meneses dahil nakuha niya uli ang 1995 All-Filipino Cup at Commissioner's Cup Best Player of the Conference Award. At sa taong ito, 1995, nanalo si Virgel Meneses ng pinakamataas na individual award, ang Most Valuable Player.
Sa taong ito, nag-average siya ng career high 20 points, 5.4 assists, 2 steals, 0.8 blocks, and 3.3 rebounds per ball game in 70 games. Very memorable ng taong 1995 sa karera ni Meneses sa PBA dahil dito niya nakuha ang Most Valuable Player, All-Star MVP, 2 Best Player of the Conference Award at Mythical First Team. Sayang nga lang at muntik na silang mag-Grand Slam, kaso nanalo lang sila ng 3rd place sa Governor's Cup. Taong 1996, nakapasok si Meneses sa 5,000 point club at hinirang na 5th fastest player na nakagawa nito sa liga. Hanggang sa taong ito rin ay hindi nawala si Meneses sa All-Star team, pero hindi maganda ang season ng Sankey's Orange Butlers dahil hindi sila pumasok sa finals ni isang conference. Taong 1997, alat pa rin ang Popcola Butlers ni Meneses dahil hindi sila nakalusot sa elimination round sa ikalawang sunod na taon. Maganda pa rin ang nilalaro niya rito at nag-average siya ng 17.1 points, 5.1 assists, and 3.6 rebounds per game in 37 games. Taong 1998, maganda ang pinakita ni Meneses at ng Popcola dahil nakuha nila ang second runner-up finish sa All-Filipino Cup and Commissioner's Cup. Nag-average ito ng 17.6 points, 4.3 assists, and 3.2 rebounds per game at nakuha din niya ang kanyang second All-Star MVP. Pero laglag naman sila sa Governor's Cup nung hindi makalaro dahil kinuha ng Centennial Team ang serbisyo ni Virgel Meneses at nag-champion sa 21st William Jones Cup at nakasungkit naman ng bronze medal sa 13th Asian Games. Sumunod na taon, 1999, matunog ang mga balibalita na magiging isang kabarangay si Meneses. Nangyari nga ang trade at si Noli Datang Locsin ang naging kapalit ni Meneses para makatawid sa Ginebra. Dito naging go-to guy si Meneses at nag-average ng 16.7 points, 4.4 assists, and 3.7 rebounds per game in 32 games. Taong 2000, magandang taon na naman ito para kay Meneses dahil dito siya napasama sa PBA's 25 Greatest Players at napanalunan din niya ang 3rd All-Star MVP Award. Medyo bumaba na nga lang ang output niya at nag-average ng 13.3 points, 3.4 assists, 3.5 rebounds per ball game. Sumunod na taon, 2001, patuloy na bumaba ang output ni Meneses dahil na rin ito sa mga injuries na natamo nito at sa pagdating ni Mark Dasparkagiwa sa Ginebra. Nag-average na lang siya ng 11.2 points, 3.2 assists and 3.1 rebounds per ball game. 2002, na-trade na nga si Meneses sa FedEx Express kapalit ng future draft pick. Dito sa batang kupunan ng FedEx, reunited siya sa kanyang former head coach Derek Pumarin na nakasama niya sa Swift taong 1995 na kung saan nakuha niya ang kanyang MVP award. Pumikap muli ang laro ni Meneses sa FedEx taong 2003 at umangat ang kanyang scoring sa 15.9 points per game. Napasama uli siya sa All-Star team at nakuha ang kanyang 4th PBA All-Star Game Most Valuable Player. 2004, pumasok si Meneses sa 9,000 point club at napasama sa kanyang huling All-Star appearance sa PBA. Muling na-trade si Meneses, ngayon naman papuntang Red Bull in exchange for Homer Seh bago mag-start ang 2004-2005 season. Bumaba muli ang laro ni Meneses at nag-average na lang ng 9.3 points, 2.12 assists and 2 rebounds per ball game. Pagdating ng 2006, napunta si head coach Derek Pumarin sa Tokentex Phone Pals at nabigyan ng huling kontrata si Meneses at nakapaglaro lamang ng 8 games sa Tokentex na nag-average ng napakababang 2.5 points, 2.5 rebounds and 1.5 assists per ball game. Taong 2006, dito ay nagdeklara na ng retirement si Meneses at sa loob ng 14 na taon na paglalaro sa PBA, nag-produce si Meneses ng 9,453 points, 1,896 rebounds, 2,129 assists, 74 steals, and 270 blocks in 590 games. Narito naman ang career highlights and awards na nakuha ni Virgel Meneses sa PBA. 3-time PBA champion, 1993 Commissioner's Cup, 1995 All-Filipino Cup, 1995 Commissioner's Cup, PBA Most Valuable Player, 1995, PBA Most Improved Player, 1993, 3-time PBA Best Player of the Conference, 4-time PBA All-Star Game Most Valuable Player, 2-time PBA Mythical First Team, PBA Mythical Second Team, 11-time PBA All-Star, 2-time PBA Slam Dunk Champion, PBA's 25 Greatest Players, PBA's 40 Greatest Players, jersey number 18 retired by Air 21 Express.
So ayan mga kabasketball, ang kwentong PBA ni Ariel Voyager Virgil Meneses. Mag-comment lang sa mga players na gusto nyong i-feature natin sa mga susunod na videos at pipilitin nating mapagbigyan ang lahat ng inyong mga request. Hanggang dito na lang muna. Thank you and God bless. And see you on my next video.